Kumusta mga boss? Sigal TV here. Sa video natin ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano ba natin pabibilisin ang ating cellphone. Ang cellphone na ito ay Realme C2. Makikita nyo dito ang specs niya ay naka 2 or 3 GB, 4000 mAh ang battery niya. At mababa lang ang specs nito, 13 megapixels ang kanyang camera. At makikita nyo dito ay old model na to, 2019 pa siya ni-release, April 2022. Ang gagawin kasi natin ay pabibilisin natin ang performance nitong cellphone na to, dahil para sa akin ay ang bagal niya na. Dalawang klase ang pagpapabilis nito, mga boss. Ang una na dapat mong gawin ay kailangan mong i-reformat ang iyong cellphone para bumalik ang kanyang dating performance. Dahil ang cellphone na to ay ito, nakalagay dito ay 64 ang specs nito, ay 64 ang storage niya. Tapos ay naka 3 gig ang memory. Ang kagandahan naman ito ay mas mataas siya naman sa mga old naunahan niya na model, ay meron 2 gig, may variant kasi na 2 gig, pero ito ay naka 3 gig. As ang nangyayari ang cellphone, mga boss, kapag ka ito ay bumabagal, itataka tayo nang binili natin ay ang ganda ng performance, at mapapansin natin bakit habang tumatagal ay bumabagal siya. Ang nagiging cost niyan, mga boss, kung mahilig tayong mag-picture, mag-download ng mga apps tulad ng games or any apps, mga kung ano-anong apps na gusto natin ilagay sa ating cellphone, ay nakaka-apekto yon, at ang performance ng ating cellphone ay bumabagal. Habang napupuno ang kanyang storage, ay pabagal ng pabagal ang ating cellphone. Ang isa pang factor niyan, mga boss, pwedeng mabirosan ka kung mahilig ka magpunta sa mga website, na karamihan sa mga website ay merong mga ads. Lumalabas siya yung mga ads na yan. Ang mangyayari, pag accidentally mo siya na-click, ang mangyayari sa cellphone mo ay babagal kung ano-ano magpa-pop up. Isa yon sa nagkokos, dahil ang memory ng cellphone mo ay kakainin ng apps na yon, dahil once na pinapasukan ka ng virus, ang gagawin nun ay magda-download siya ng kusa ng apps. Download siya ng download, at hindi mo napapansin ay nagra-run yung apps na yon, running in the background. Ganun na nangyayari. Ang mangyayari naman nun ay bumabagal ang phone mo kasi nakukonsume niya yung memory, at pwede ka pang nagkokos pa yon na pwedeng ma-hack ang iyong mga Facebook or any account na ginamit mo kung mahilig kang pumunta sa mga website na maraming ads. Isa yan sa nagkokos, mga boss. Ngayon, mga boss, ang pinaka the best na gawin natin dyan ay ang number one, ang gagawin mo ay ire-reformat mo. Paano mo ba siya ire-reformat? Kadalasan ay ang pag-reformat ay ire-reset natin sa dati, o re-restore factory setting natin sa back to original ng setting ng phone. Nang binili mo siya ay ibabalik niya. Makikita natin siya dito sa setting. At hanapin lang natin. Pag di dito sa about. Yan, basta kakalikutin niya lang yung phone, kasi iba-iba ang pinanggagalingan depende sa OS ng phone. Dito ay makikita nyo sa bandang baba, backup and reset. Once na i-click mo yan, pwede mong i-slide to na walang, hindi siya magba-backup. Yan, tapos i-click mo yung restore factory setting. Pag kinilik mo yung restore factory setting, ay marami kang pagpipilian.
pwedeng reset system setting only, or erase download apps and their data, or erase all data. Ayan mga boss, babasahin mo na lang yan at pipiliin mo yung angkop sa mga kagustuhan mo. Pero ang ginagawa ko dyan ay erase all data talaga para malinis. Ayan mga boss, ayan, nakikita nyo naman. Ang next natin mga boss ay once na napansin natin mabagal na yung phone natin, meron na siyang mga laman, ayaw natin i-format. Dahil ang phone natin ay maraming feature na mahalaga at marami tayong mga apps na na-download na para sa atin ay mahalaga. Kaya mga boss, ang naiisip ko na ituro sa inyo, ang gagawin natin ay kailangan natin i-on ang developers option. Nakikita siya lagi sa any phone, madalas makita yon, ay para ma-activate natin ang developers option ay pumunta lang tayo sa about. Hanapin lang natin yan sa setting ng ating phone, basta Android phone. Pero dito sa aking phone na to, Realme, build number ang ikiklik mo. Kung hindi mo alam mga boss, iklik mo na lahat. Isa-isahin mo kung ano yung mag-work. Basta 7 times mo siya ikiklik. Kung hindi mo alam, basta kung ano yung gagana, ganyan, click ka na 7 times yan. Pag hindi gumana, wala dyan. Kasi hindi mo alam yung name eh. Kaya inaano ko yon dahil minsan nalilimutan natin kung ano yung ikiklik. Pero dito sa cellphone na to, sa Realme C2 ay build number. Yan. Kiklik lang natin. Yan, ano. 7 times lang yan. Kaya lang na, ano na ako, no need, you are already developer. A developer. Yan. Kaya mga boss, once na ma-activate mo na ang developers option, pwede mo nang baguhin ang setting ng iyong phone. Gagawin mo para siyang classic. Mas nababawasan yung mga visual effect. Kaya mga boss, click natin. Dito sa phone na to ay nakikita yung developers option sa additional setting. Yan. At hanapin natin ang developers option. Nandito lang siya sa part na to. Click lang natin. At kailangan natin siyang i-on. Ito mga boss, second option to. Kapag ayaw mo mag-reformat ng iyong cellphone. Dito, marami kang pwedeng baguhin. Ayan mga boss, makikita nyo lahat dito. Ayan. Lahat yan may option. Pero ang tuturo ko lang sa inyo ay dito lang tayo sa display setting. Sa mga animation, yan. Windows Animation Zoom, Transition Animation Scale, tsaka Animator Duration Scale. Yung tangtlong yan ang ating babaguhin. Babaguhin lang natin. Dito lang tayo sa drawing. Ang gagawin natin mga boss, ang babaguhin lang natin ay yung tatlo. Itong Windows Animation Zoom, Transition Animation Scale, Animator Duration Scale. Yung tatlong yan. Tapos, dito sa smallest width, pwede rin natin siyang baguhin. Pwede natin babaan para mas malalaki yung letra o yung screen. Dahil, minsan, nahihirapan tayong magbasa. Pero, kagandahan nun, mas, the more na bababaan natin yung itong smallest width na to, the more na mas bibilis ang ating phone. Kaya, ang gagawin natin mga boss, dito po ay nakaset na siya sa 1 times. Gagawin natin, ite-turn off lang natin. Dapat lahat siya naka-turn off. Dito ay pwede mo naman siyang babaan, pero kung okay ka na sa standard setting niya, huwag mo nang galawin. Ayan mga boss, ito lang ituturo ko sa inyo, tapos pwede niyo nang explore lahat. Kung gamers ka, dito ka sa hardware accelerated rendering, pwede mong baguhin ito. Ayan, force mo yung mga enable force 4 times MSAA. Ayan. Ayan, marami kang pwedeng baguhin dito. Ayan. At lalo na sa iba-ibang phone, iba-iba rin ang option na makikita nyo. Hindi siya parehas dito mga boss, hindi lahat parehas. Gusto nyong pag nagkiklik ka itong show tabs, pag inon mo yan,
lalabas yung top. So makikita nyo pag kiniklik ko, ayan, lumalabas. Ayan. Kaya pwede mong explore. Ayan, mga boss, yung ginawa ko na to ay malaki yung tutulong nito, lalo na ako ang inyong phone ay hindi naman kabilis at hindi wala ka pang budget para makabili ng bagong phone at gusto mong pagtsagaan ng phone mo dahil ito lang ang kaya mo. Kaya nararapat na mapanood mo ang video na to dahil alam kong marami na nakakaalam nito at marami din ang hindi pa nakakaalam. Sa mga hindi pa nakakaalam ay saktong-sakto sa inyo to, lalo na kung old model pa ang phone nyo. At sa mga nakakaalam na, share lang natin at mag-share lang tayo ng mga knowledge na talagang mapapakinabangan ng lahat, lalo na yung mga taong tulad ng hindi makabili ng bagong phone. Ayan mga boss, sana ay nagustuhan nyo ang aking YouTube tutorial. Please like and subscribe to my YouTube channel, Sikel TV here.